Malalim ang katutubong kultura ng Australia. Ito ay bansang melting pot ng iba't ibang kultura. Kaya hindi nakakapagtaka kung ang ating mga Pinoy artists napapakyaman ang kanilang sining dito. Dalawa sa kanila ang bibisitahin natin sa Sydney, Australia. Ito yung isa sa dalawang Pinoy na sumikat sa tinatawag nating mga editorial cartooning, Ed Aragon. Kumustahin natin. Mahigit 30 taon ang nasa Sydney, Australia si Ed Aragon. Bakit double D yung Ed mo? Kasi nga ho, Eddie ako at ang aking middle initial po ay D De Leon. Sana kapatid kita para hihingi ako ng drawing. Utol ko naman kayo at idodrawing ko naman kayo. Noon, isang cartoonist sa Philippine Daily Express at Bulletin Today si Ed Aragon. Pero ngayon, opinion cartoonist siya ng Sydney Herald. Binabato na lang sa akin yung precise or brief ng article. So gagawa ngayon ako ng konsepto at ibababa ko sa lapis. Ginagamit ko dyan airbrush. Kung akala nyo sa cartoon lang magaling si Ed, nagpipinta rin ang aking idolo sa canvas. Gamit ang katas magmula sa puno ng taal at sa puno ng Australian Eucalyptus Red Gum. Yan ang red gum. So, sa unang layer mo, mapusyaw. Pangalawa, pangatlo, pangapas hanggang makuha mo yung may itim na yan. Marunong din mag-ukit si Ed. Para sa'yo yan. Ito yung ano natin. Thank you, Ed. I love you. Isa sa sining na natuklasan ni Ed dito sa Australia, ang kanyang UV painting. Wala naman akong makikita talaga dyan, pero... Yes! Hanep! Ito si Paring Heber. Si Bebe Smigliano. At ang kakaibang sining ni Ed Aragon ay dadali niya dito sa Pinas sa susunod na taon. Pero bago ang lahat, hindi ko palalampasin ang pagkakataon na mga sketch ako ni Ed. Ayan, masample lang ko ng bagong kaibigan, si Joey. Mula naman sa Blacktown, bumiyahin naman tayo sa Castle Hill, Sydney. Dito ang tahanan ng isa sa mga Pinoy artists dito sa Australia. Naginulat ako sa galing. Ito talaga umukaw agad sa paningin ko. Ito ho, isa sa trabaho ni Daisy Gonzales Cumming. Ang ganda nito. Isa sa naimbento ni Daisy na estilo ng painting dito sa Australia, ang tube painting. Makikialam ako, tingnan ko kung galing ko. Joey. Direct, galing sa tubo, walang pinsel. Wala. Ito ba ikaw, original dito? Ako yan. Ako. Okay. Tanging si Daisy din ang may sariling tatak na 7 strokes painting. Pinipinta muna niya ang background at matapos, nilalagyan ng 7 guhit, simbolo ng kanilang pamilya. Pero pag tinignan mo ng malayo, background lang siya. Tapos nakikita mo ito, pointillism ito, kinumbine ko siya, pero flowers siya pag isa-isa mo. Walang iisang estilo si Daisy bilang artist. At doon ako bumilib sa lawak ng kanyang kakayahan sa napiling sining. Yan, tignan mo, anong subject niyan, Joey? Wala. Nasa window pane, umuulan. Tama. Ha? Kita mo, merong pang, artist. Ang dami mong klase ng art, eh. Basta kung ano nasa puso ko, nasa espiritu ko, yun ay pipinta ko. Okay? Ito na ang the best Sampaguita painting na nakita ko. Ninervis ako, ano to? Ang dami, oh. Painting ko yan lahat. Okay? Nakita nyo, ha? Babae, pero biglang tumira ng mga rock and roll. Jimi Hendrix. Ganda, oh. At alam nyo ba na dito sa Sydney, malalaking kumpanya ang kumukuha ng kanyang artworks? Mga corporate, umaarkila ng mga art ko for 1 year tapos babaguhin na naman nila. Halimbawa, 30,000 ang painting ko. 20% nun, yun ang renta nila sa isang taon. Hindi lang mga trabaho ni Daisy kami napahanga. Pinakita rin niya ang sining ng kanyang anak na lalaki. Palit siya, wala siyang brush. Ito yung ginawa niya itong Chinatown dito. Ito naman, portrait ng asawa ko. Is he coming? Hindi lang matutuwa, magugulat yung mga kababayan natin. May Daisy Gonzales Cumming pala. Sa mga kababayan ko, ito po ang contribution ko bilang Pilipino sa ating bayan. Ang lawak ng kakayahan ni Daisy Ann Gonzales Cumming at ang henyo ng cartooning na si Ed Aragon. Pagpapatunay lang na saan man mapadpad sa mundo, lumalabas ang galing nating mga Pilipino. Gusto mo dali mo na. Ang laki. Ikaw may maliit mo dyan, Thank you very much, Ed Aragon at Daisy Ann Gonzales Cumming. Yan pong nasa kaliwa ko, ang Sydney Harbour Bridge. At itong pinakamahabang long-span bridge at pinakamataas na steel arch bridge sa buong mundo. Ayon po yan sa Guinness World Record. Kilala din siya sa bansag na The Coat Hanger. Dahil sa korte niya, o hindi ba, korte nga akong hanger. Aba,
alam nyo pagdating ng bagong taon, dito po na gaganap ang world-famous bonggang-bonggang fireworks display. Marami pa kaming Big Six blowout sa pagpapatuloy ng 6th anniversary ng Mel & Joey dito sa Australia. Big Six Trivia Number 2. Ang top 6 na sikat na Australian celebrities ay sina Errol Flynn, Mel Gibson, Nicole Kidman, Heath Ledger, Hugh Jackman, at Russell Crowe.